Magandang araw mga kababayan, dito po muli tayo sa Pan-Philippine Highway, Alaminos, Laguna. So another update po, no? SLEX TR4 for June 4, araw po ng Martes. At ayan, niliko lang yung ambulansya mga kababayan. So galing nga po tayo rin sa Barangay San Antonio. At nakita natin na yung isa pong hilera ng mga row house, no? Nasagasaan yung subdivision. Wala na po, giba na talaga mga kasama. So ito naman po, doon tayo banda sa Alaminos sa bypass road going San Pablo. Nandun po mismo ginagawa din, no? Yung isa po pong section ng SLEX TR4. At sama lang kayo mga bayan. Siyempre kung bago pa lang po kayo sa ating channel, inaan niya po kayong mag-like, mag-comment and subscribe, hit yung notification bell para updated po kayo pag may bago tayong video. So ito po tumbok po nito, no, pa San Pablo, Laguna. Pwede rin po pa Chaong, Quezon. Oh, busy-busy ito lalo na pag malapit na ang Pasko. Marami pong papunta ng Bicol. Mahal na araw. At talaga namang pag dito ka dumadaan, puro truck at bus ang iyong makakasama rito sa daan. Kaya nga po napakahalaga nitong ginagawang SLEX TR4 kasi mas mapapabilis pa po nito yung biyahe. At kadalasan yung mga malalaking truck po ay may option na kung dito dadaan sa Pan-Philippine Highway o doon na lang po dadaan sa ating SLEX TR4, no? At ako po, tansya ko, no? Pag ito po'y gawa na hanggang Lucena City ay mababawasan po ng almost 2 oras ang biyahe nyo kung magagaling kayo ng Maynila going Lucena. Kasi nga dire-diretso lang, no? From SLEX mga kasama. So sama lang kayo, no? Doon tayo po pwesto sa Alaminos Bypass Road. Tignan natin yung kalagayan doon. Maluwag naman doon. At pwesto na tayo rito sa kanan mga kasama. Ito na, Alaminos Bypass Road na mga sama dito. Kitang-kita natin yung kalagayan dito ng SLEX TR4. Ito, sama lang kayo, makikita na natin. Ayun, no? Yung tumawid na, ah, dande, dati pa to. Para siyang may mini tunnel na, no, patawid dito sa kahabaan ng Pan-Philippine Highway. Alright, ito na po ang Alaminos Bypass Road. Hindi na po kayo dadaanan ang bayan ng Alaminos kasi traffic at masikip po dyan. Kaya ginawa rin itong Alaminos Bypass Road. May daan din po dyan palipa, no? Mga kasama. Ayun, traffic mga kababayan dito pa lang. Oho. Tignan natin via Bumblebee itong kalagayan dito. Parang bigayan portion na. Pero yun nga, no? Kitang-kita na natin. Ito bago to, wala dati yan. Lupa lang yan. Makikita nyo po mamaya. Naayos lang din po yung kalsada rito, no? Hybrid, Ertiga hybrid. Okay, nag-hazard muna tayo bago tayo magpalipad. At ito na nga po yung kalagayan dito sa Alaminos Bypass Road. Ito nga po yung parte ng SLEX TR4, no? Mga kabayan, nakita ko nga po, no, yung isang parte po dating lupa, ngayon po ay may sementado ng parte. Pupuntahan din po natin yung solar farm dito, no? At sana lang ay kadalasan po kasi pag sobrang init naghang na si Bumblebee. Nahihirapan na siya, no? Kasi nga nag-overheat. Pero anyway, subukan natin mga kababayan para update natin. Samantalahin nun natin yung magandang panahon. Ayan, so inangatan po natin si Bumblebee, no? Dito po sa section ng SLEX TR4 dito sa bandang Alaminos. Ito na nga po yung bungad ng Alaminos Bypass Road going San Pablo, Laguna. Ayan na po mga kasama, oh. Talaga namang yung lupa patag na rito. At nailagay na rin po yung napakalaking mga box tunnel na yan para sa mga residente rito. Ayun, no? Sa bandang dulo mga kababayan, talaga namang dumaan doon sa maliit na bundok na yan, talagang tumagus po, no? Itong magiging linya. At doon nga po kitang-kita sa kanan mga kasama ay may malaking solar farm. At ayan, no? So ito nga po muna yung bundok, talagang inuka mga kasama. Pero ngayon puntahan po muna natin yung solar farm. Banggit-banggit po sa akin
kung may-ari daw po ito ni ng mga Ayala, no? So comment down below na lang kung ano po yung pangalan ng farm na ito. At hindi ko po makita sa Google Maps yung pangalan nito. All right, so ito po ang kalagayan ngayon. Ayan, malapit na po tayo dun sa solar farm, no? Tapos may nakita po tayo rito, parang may sinasagawa ring excavation dyan, no? Parang pagpapatag ng lupa. Ano kaya yan, mga kababayan, no? Parang nandyan din yung ibang heavy machinery na gumagawa dito. Anyway, ito na po yung ektaryang solar farm. Grabe, no? So, renewable energy, talaga namang the best po yan, no? Wala pong emission, sadyang ginagamit lang po ang lakas ng araw at ang kanyang init. Ayan, so, ayan na po ang isa sampa. Talaga may kita nyo po rito pag nagpalipad po kayo ng drone, no? Ayan, no? Talaga namang dul pa sa kabilang bundok abot itong solar farm na ito. Ayan, so pabalik na po tayo, no? Makasama yun muli ang Pan-Philippine Highway. Dire-diretso po ang nakikita nyo tumbok po niyan, no? Pag nagawa na, ay papunta po yan ng Chaong Quezon and then Chaong Quezon going na po ng Lucena, Quezon. Yung daan po nakikita nyo sa kanan, yun na po ang Alaminos Bypass Road na talaga namang mababypass nyo na itong bayan ng Alaminos kasi nga po matraffic dyan na medyo masikip po yung daanan, no? Mga kababayan at lalaki pa naman ng mga truck na dumadaan dito. Alright mga kababayan, ito dumadaan na tayo sa Alaminos Laguna Bypass Road at mga kasama, kitang-kita nyo na, no, niready na nila. Magkabila na po yung mga ano ba ang tawag dyan, box tunnel, no, para po makadaan po yung mga residente. Oh, kasi nga po may mga barabarangay din dito, no. Tapos off-cam po may nakakausap din. Ayun, no, may kainan, Kuya Agi, no. Ang masarap dyan, ha. Ayan, so nakikita naman natin na so far po malinis na po, no? Napatag na po talaga yung lupa dito sa segment na ito ng S-Lex TR4. Ito po actually itong nasa gilid natin, S-Lex TR4 po ito, mga kasama, itong nasa gilid ng Alaminos Bypass Road. Ito po ay diretso ng Lucena. Kayo mga kababayan, anong masasabi nyo sa latest development ngayon dito ng S-Lex TR4? Ngayon po ay update natin June 4. Tignan pa po natin kung makakaabot po tayo ng Chaong Quezon. At syempre, kung bago pa lang po kayo sa ating channel, ay inaanyayahan ko po kayo mag-like, mag-comment and subscribe. Hit your notification bell para updated po kayo pag may bago tayong video. Maraming pong salamat. Keep safe, God bless sa akin. Sarap paglakbay and see you po sa next vlog update, mga kasama. We'll be right back.